Kumusta mga katropa? Paano magkabit ng alarm sa Smash 115? Okay mga katropa? Tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm sa Smash na malinis ang pagkakalagay. Ha? Hindi kung saan saan natin ilagay ang wire. Bago ang lahat mga katropa, huwag niyong kalimutang supportahan aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Okay? At umpisa na natin ang pagwawiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. What's up mga katropa? Kamusta kayo? Sana may natutunan kayo sa aking mga wiring tutorial. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng alarm sa Smash. Okay? So, ikakabit natin ito dito sa bandang gitna. Tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm na malinis. Tignan yung organize yung kanyang wiring. Okay? So, tanggalin muna natin itong cover na ito sa gitna. Diyan natin ilalagay yung alarm natin. Okay? Okay. So, pag natanggalin yung cover, hanapin natin yung harness niya kasi dun sa harness andun na lahat ng wire na kailangan natin. So tanggalin natin tong strap o itong tali niya. Andan yung harness para mahugot natin yung harness niya. Okay, tanggalin natin yung kanyang tali. Okay, dito natin ilalagay yung alarm, no? I-slice natin yan, no? Bubuksan natin yan. Andyan na lahat ng mga wire na kailangan natin, no? So, gagamit tayo ng blade cutter para ma-slice yan, no? Sa pag-i-slice mga katropa, dahan-dahanin nyo lang mag-slice, no? Baka matamaan nyo yung wire. Baka ma-slice nyo. So, i-slice natin, ah. Mga katropa, kung nakatulong sa inyo tutorial na ito, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Mag-subscribe kayo, mag-like at share niyo na rin, okay mga katropa? Tulong niyo na rin sa mga tutorial ko na ginagawa, okay? So, andito na yung mga lahat ng wire na kailangan natin, ano? Andito na lahat sa isang lugar lang, okay? Ayan, andyan na lahat nung wire na kailangan natin, no? Ang ikakabit nating alarm, mga katropa, hindi siya two-way alarm, no? Hindi two-way alarm yung nabili ng customer. Ano siya, talking alarm. No, pag mayroong pagdalawang speaker, katulad nito mayroong ganito, ayun yung talking alarm. No? So, i-organize muna natin tong wire, no? Papakita ko sa inyo kung paano yung ayos ng wire na to, ha? I-organize ko muna. So, ito na mga katropa. Ganito ang gawin yung pagkabalot sa wire, ha? Ayan. Nakita nyo? Ayan, ha? Malinis. Itong kulay gray, ihiwalay nyo, ha? Ganyan yung style nya. Ihiwalay nyo yung isang wire, yung kulay gray. Ayan yung kill switch. Okay? So, ilagay na natin tong itong mga wire na to dyan sa harness. Okay? Isa-isahin natin kung para saan itong mga wire na yan. Okay, umpisa na natin. Okay. Umpisahan natin mga katropa sa kulay blue, no? Yung kulay blue ay ito yung starter o start button niya, no? Ito yung nagpapaandar sa motor, no? Ilalagay natin siya dito sa
dilaw na mayroong lining na green, no? Ayan yung trigger nung start button, no? Dilaw na mayroong lining na green. Diyan mo ilalagay yung kulay blue. Dito sa smash, ano na to, tap na lang ng tap. Wala nang modification sa starter kasi ang trigger ng smash sa starter ay positive din. So ang output ng blue na galing alarm, positive din. So tap na lang tayo. Okay? So ilagay yung blue sa dilaw na mayroong lining na green. Okay? Sa susunod na tutorial ko, mga katropa, meron akong tutorial ng full wave, no? I-upload ko na lang, i-upload ko ulit. So huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mga katropa, para ma-update kayo sa mga wiring tutorial. Okay, sunod natin is full wave, no? Nakagawa na ako ng video tungkol sa full wave, i-upload ko na lang. So supportahan niyo aking channel, mga katropa. So ang susunod natin ay itong dalawang dilaw, ano, ito yung signal light left tsaka right, no? Kahit saan dyan, walang problema. So, kahit anong ilagay natin mauna. So, yung isang dilaw, ilagay natin siya dun sa light green, ano? Ito. So, dyan natin ilagay, no? Ayan yung signal light ng smash, ano? Light green. Kung di ako nagkakamali, ano yan? Kanan siguro. Kanan yung light green, no? Na signal light. Ayan yung kanan na signal light ng smash, no? Yung isang dilaw ilalagay natin sa light green. Okay? Okay, yan. Kung meron kayong mga request sa gustong ipagawa ng tutorial, mga katropa, comment lang kayo sa section box ng comment section para magawa natin ng tutorial, ano. So itong isang susunod na dilaw, no, dalawang dilaw, itong last na dilaw ng galing alarm na wire, ilagay naman natin siya dito sa solid na black wire, ano. Ayan naman yung kaliwang signal light ng smash, ano, black wire. Okay, solid black yan, mga katropa. Yung ginagamit kong pang cutter, mga katropa, yung pang slice, ano lang yan, 75 pesos lang bili ko yan. Eh, mas magandang gamitin yan kasi madudukot mo yung mga wire kahit na dun sa pinakasulok, madudukot mo. Hindi katulad ng gagamit ka ng long nose o ng plies, mahirap dumukot. Bili kayo niya sa hardware, handyman. Tawag niyan, slicer, wire stripper. Okay, nailagay na natin yung dalawang dilaw. Okay, susunod natin itong black. Ang black ay ground, ano, ground ng alarm, no? Ilalagay natin yung black, mga katropa, sa black na mayroong lining na white, no? Ayan ang ground ng smash Suzuki, no? Lahat ng Suzuki, pag brand, ayan ang ground niya. Black na mayroong lining na white. Okay, diyan natin ilalagay yung black ng alarm, no? Diyan sa ground na yan. Okay, so tip muna natin. Okay, mga katropa, yung black ng alarm, ilagay natin sa black na mayroong lining na white ng Suzuki Smash, okay? So ang susunod natin ay kulay orange ng alarm, ano? Ang orange, mga katropa, positive yan, no? Na positive na galing sa ignition key. So ang orange na galing ignition key ng Suzuki ay positive din. So orange to orange lang tayo, ha? Orange ng alarm, ilagay sa orange ng wire ng Suzuki. Okay,
ring. Pag maglalagay kayo ng alarm, kahit anong klaseng motor mga katropa, hanapin niyo yung pinaka-harness, yung pinaka-gitna, doon kayo maglagay para malinis, hindi nyo na ipagapanggapang. Kasi andun na lahat yung harness sa, ay andun na lahat ng wire sa harness, ano, hanapin nyo na yung gitna nun. Ang next natin ay kulay pula, no, yung red positive yan ng, standby positive yan ng alarm, no. So ilalagay rin natin siya sa red din, no, standby red din ng smash, ano, yung galing battery. Okay, ayan, tap lang natin, red to red lang, red ng alarm, red ng smash, no, na wire. Okay mga katropa, mayroon pa tayong isang wire mga katropa, yung kulay gray, no, ayun yung importante sa lahat. May mga iba nagkakabit ng alarm, hindi nila alam kung saan ilalagay yung kulay gray, no. Iyon yung importante, kasi kung hindi mo nilagay yung kulay gray na wire, useless yung alarm mo. Kasi pag nakuha yung susi o nirekta yung susian mo, hindi rin nila hindi mo rin mapapatay, no. Hindi mo rin, nakatingin ka na lang habang ninanakaw yung motor mo, no. So importante yung gray, para at least kahit kinuha yung susi mo o pinatay yung susi mo, pwede mo siyang patayin kahit medyo malayo. Ang alarm nasa 150 meters o 100 meters ata, pero alam ko ang effective niyan mga 80 meters lang eh. Medyo mahina na siya dun sa 100 o 150 meters. Okay mga tropa, babalutin na natin yung harness wire, ano? Tip na natin siya, ano, mabuti. Mga katropa, kung natuto kayo sa tutorial kong ito, huwag niyong kalimutang supportan aking channel, ha. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-on niyo na rin yung notification bell para makatanggap kayo ng bagong update sa pagwa-wiring. I-share niyo na rin mga tropa at i-like niyo na rin yung video ko, okay? Okay, so balutin natin mabuti ng electrical tape, no? Gumamit kayo ng electrical tape na armak mga katropa para mas makapit siya, mas madikit. May mga electrical tape kasi na walang brand, kusa siyang naglulus, kusang bumibitaw yung electrical tape. So mas recommended ko yung armak para mas makapit siya. Okay. Pagkatapos niyan mga katropa, ano, ibalot natin. Lagyan natin siya ng strap, no, o tie wrap para hindi siya mag-loose, no. Ilagay natin siya ng dito. Kasi binuksan natin yung kanyang harness, so lagyan natin siya ng tie wrap, okay? Susunod na tutorial natin mga katropa ay paano mag-pull weave ng smash. Meron na akong ginawang video niyan, i-upload ko na lang, no? I-edit ko pa para mas malinaw sa atin paano mag-pull weave. Okay, ayan na mga katropa. Malinis, di ba? Parang wala lang nangyari. O, dyan yung ilalagay yung alarm ng smash, ano? Okay? Napakalinis. Walang wire na salabat-salabat. Okay? So, ang isusunod natin ay yung isang wire. Itong kulay gray, ano? Kulay gray na wire, no? Ito yung kill switch ng alarm. Ito yung napaka-importante sa lahat. Pag di mo kinabit to, useless yung alarm mo, okay? So, ikakabit natin siya sa pulser o kaya sa pickup coil na tinatawag o dun sa trigger ng CDI, no? Dito. Okay? Sa king pag-isa, wala nang ibig.
Diyan natin siya ilalagay mga katropa. Diyan sa green na mayroong lining na white ano, ayan yung palser ng smash ano. Huwag na huwag kayong maglalagay ng kill switch sa ignition coil ha. O huwag na kayong gumastos ng relay para patayin nyo lang yung makina yung sa ignition coil. Dito na, wala na kayong gagastusin dito. Dito nyo ilagay sa palser, okay? Yung kulay gray na wire. Pag battery operated, kulay gray na wire ang ginagamit natin, ano? Pero pag primary type, gray tsaka pink ang ginagamit natin, no? Okay, ilalagay natin siya dun sa green na mayroong lining na white, mga katropa, ha? Okay, yan. So, okay na yan. Nakabitan natin yung ating kill switch. Okay? Yung green na wire ilagay sa green na mayroong lining na white. So, ayun lang mga katropa. Napakadali lang. Tapos lang ating pag-i-install ng alarm sa Smash. Ano? Sana may natutunan kayo sa ating tutorial. Okay? Testing natin. Okay. Okay, all working naman mga tropa. So, itong balas, no, yung balas ng alarm o yung controller ng alarm, dito na lang natin ikabit sa gilid. Ito, dito natin ikabit sa gilid, okay? So mga katropa, salamat sa inyong panonood at ingat sa pagwawiring. God bless.